real talk tayo. Sa time ng emergency, pagka kailangan kaagad ng agarang tugon, may problema sa yung machine, dapat alam din natin yung mga simpleng troubleshoot. As water station owner, dapat mayroon din tayong konting alam. Konting problema sa machine, pati tayong mga may-ari na ng water station, tayo na yung naggagawa ng mga bagay na yon. Bagay na dapat meron tayo sa ating water station. Una, dapat meron kang Neltec PVC cement. Pag ayos-ayos ng mga leak. Mamaya, ituturo ko kung paano yung paggamit ng Neltec. Lalo sa mga nag-uumpisa pa lang mag-water station. Teflon. Napakahalaga ng Teflon. Eh, dapat meron po tayo niyan sa water station. Kasi, alam mo yung mga threaded-threaded natin. Sa mga valve, sa mga male adapter, yan, ito talaga. Sa faucet, yan, dapat ito ang pinakamahalaga. Meron ka na ito. Next, dapat meron kang mga spare, ano, reservang fittings, like elbow, T. Ito po, push fit, dapat meron din po kayo yan. Ito po, madalas nasisira yung dulo. Sa dulo po na yan, kailangan nyo i-press para maisalpak nyo po yung hose dyan. Pagtatanggalin po yung hose, same lang din po. Bago tanggalin yung hose, i-push nyo muna. And then, takatanggal yung hose. Ito po yung isa. Ayan, dapat meron din po kayo niyan. Isa, nagkakaroon ng leak dyan o bumibigay sa lakas ng pressure. Ito naman yung malaki. Oh, ito naman ay 10 mm. So, meron niyang mga iba-ibang sukat. 12 mm, 6 mm, 8 mm. So, depende dun sa nakalagay dun sa machine nyo, yun po ang lagyan nyo ng reserba. Meron din ito. Minsan, ito sa pump nakalagay. So, kung merong kanyang nakikita sa inyong machine, kailangan merong kanyang backup na i-reserva kang ganito. So, yan na po yung sa mga push pit. Push pit po ang tawag dito, no? Pinupush po yan, saka may sasalpak yung hose sa loob. Ganon din, pag tatanggalin yung hose, pupush nyo muna bago tanggalin yung hose. Halimbawa lang po, nagkaroon ng leak yan dyan, kailangan nyo po ng pipe cutter. Pwede po kayong bumili na pipe cutter sa online shopping or pwede rin po kayong dumaan dito sa akin. Meron po tayo nyan dito. So, padali lang po paggamit nyan. Yung iba, di spring. Pag inangat nyo po ito, pumipitik na po yung blade pataas. Ito pong pipe cutter po na ito, kailangan nyo siyang ibuka. Kailangan siyang ibuka. Ano, manual. Manual siya. So, paggamit nyan, isa-isa din siya yung gear. Ayan, kusang nang bumababa. So, same. Kailangan siyang ibuka. Ayan po ang paggamit niyan. So, now, dito naman po sa pipe, pag mag-aayos po kayo ng pipe leak, kailangan po tuyong-tuyo yung PVC bago kayo mag-apply ng PVC cement o Neltec. Ikakat niyo yung dulo sa may parte na pipe leak. Madali lang naman po siyang gamitin. So, ganyan lang siya, oh. Mas madali kaysa sa lagari. Okay, naputol nyo na kagad, di ba? Simpleng-simple lang gamitin siya. So now, ito naman pag-apply na ito, talagang tutuyuin nyo siya. Ito dapat, gumamit po kayo ng tuyong-tuyong basahan, no? Kailangan walang tubig talaga, as in tuyong-tuyo. Kahit moist, alisin nyo yung moist. Pag i-apply nyo yan, kailangan tuyong-tuyo siya. So, tuyong-tuyo dapat talaga yan. Tuyong-tuyo siya. Ang loob, tuyong-tuyo din. Pati yung loob ng tubo na pagkakabitan nyo ng elbow, ng panibagong elbow, tuyong-tuyo din. Okay. Ngayon, natuyo ko na siya. I-apply ko na yung PVC cement. Pwede kayong bumili niyan sa malapit na hardware na meron kayo dyan. Ngayon, ang pag-apply naman na ito, dali lang siya, no? Kailangan nyo i-apply sa tubo. Ayan, sa tubo. Okay, napalibot. Kailangan palibot yan, ha? So, sa elbow naman, kailangan palibot din doon sa loob, no? Hanggang doon sa pinaka-dulo niya, pinaka-banggaan niya. And then, kapag ka inilagay ko na yung ano, kailangan medyo ititwist mo ng konti. Medyo ititwist mo ng konti. Nakita niya? Tapos, kata muna kayo ng happy birthday. Hindi. Bilang lang kayo mga ilang seconds, no? Mga 3 seconds, 5 seconds. Tapos, yung excess na, ano niya, excess na PVC cement niya sa labas, punasan niyo po yun, no? Para pagka nag-check kayo kung may leak, para hindi siya makalat. Hindi siya makalat. Okay, ayan, malinis na. Okay, ganun lang kasimpleng mag-repair ng leak.
Hindi nyo na kailangan tumawag pa ng technician. Mapa-valve, nasira yung valve nyo, yung patente, sira. Ganun lang yung pag-repair ng pipe leak. So dapat tayong mga water station owner, dapat alam natin po yan. Lahat po tayo. Dapat po nagtatapos ang ating short video. Sana po ay nakatulong sa inyo ito. Thank you for watching. See you on my next video.